Isang bata sa San Pablo City, Laguna ang umano'y namatay dahil sa Dengvaxia vaccine. Ayon sa mga magulang ng bata, nakumpleto nito ang tatlong turok ng Dengvaxia. May report si EBC correspondent Edna Mayores. Puno ng hinagpis ang mga kaanak ng isang batang naturokan ng Dengvaxia sa San Pablo City, Laguna. Isa sa halos 500 kabataang hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na may namamatay dahil sa Dengvaxia vaccine. Kinilala ang biktimang si Lance Island Metra, pangalawa sa tatlong anak ni Najindo at Ginang Shirley Mitra na nagmula sa San Pablo, Laguna. Ayon sa mga magulang ng bata, nakumpleto ni Lance ang tatlong turok ng Dengvaxia. Nauna noong Agosto 2016, pangalawa noong June 2016, at ang huli ay noong September 2017. Isang achiever at varsity player soccer ang lumalaban bilang kinatawa ng Laguna ang bata. Ayon sa magulang ni Lance, kailanman ay hindi na ospital si Lance dahil ito ay malusog at mahilig sa sports. Nagsimula ang sintomas 2 buwan pagkatapos ng unang bakuna noong Agosto 2016. Dito na nakaranas ng pananakit ng ulo ang bata, nahihilo at nagsusuka. Pagkaraan naman ng higit isang taon, ay nagsimula na rin ang panlalabo ng paningin nito, patuloy ang pagkahilo at pagsusuka. At sumasakit na rin ang tiyan bukod sa nawawala na rin itong ganang kumain. Nitong Nobyembre 20 lamang ay isinugod sa ospital ang bata, at Nobyembre 24, dito na ito binawian ng buhay. Yung amin pong anak, natukad po ng Dengvaxia, nakala ko namin ay hindi mo makakasama sa aming anak. Gawa ng sinabi po sa amin na yun ay protection para sa aming anak na hindi mo magkaroon ng dengue. Pero hindi mo namin naasahan na sa sobrang galing po niya sa sports, sa sobrang athlete po niya, ay ganun po ang mangyayari sa kanya. Malakas naman po ang resistensya. Kaya po ang aking anak, makikita niyo po, kasama po siya sa top 10. Pero nawala ko sa pagka-top 10 dahil po na nasakit po lagi ang ulo niya. Nagsusuka po siya ng dugo. Nabigla na lang kung bigla-biglaan na lang within 24 hours na matay yung aming anak. Hindi po namin inaasahan yun. Dahil sa sobrang lakas ng kalusugan niya, nag-athlete pa po siya. Basta sabihin mo na may sakit sa puso, hindi ko po pwede yun kasi matagal siya naging player po na buong Laguna. Agad na nagpasaklulo ang pamilya ng bata sa public attorney's office para ma-examine ang labi ng bata. Ayon kay Dr. Francisco Cruz, public health vaccination expert, lumabas sa preliminary findings ni Lance na nakitaan ng multiple organ enlargement ang bata. Lumaki ang atay nito at umabot ito sa kanyang pusod. Lumaki rin ang 2 kidney nito, baga, pati na ang kanyang puso. Nakitaan din ng pagdurugo sa iba't ibang bahagi ng katawan, katulad ng utak, bituka, at ang itinuturong mabigat na dahilan ng pagkamatay ng biktima ay severidema o extensive hemorrhage sa kanyang utak. Malinaw ng malinaw na dahil sa maling bakuna na Dengvaxia po at pinilit ang mga magulang para papakunaan ng kanilang anak na hindi alam ang serious adverse effects. Ito po ay nakikita natin, nakakamatayin yung mga bata. Dagdag pa niya na kung nagsama-sama lang sana ang mga doktor at ginamit ang nalaman nila sa eskwelahan, posible pa sanang naisalba ang buhay ng mga batang biktima ng Dengvaxia vaccine. Tayo po ay nangako na nagdoktor tayo, natutulong tayo sa pasyente. Mas importante po ang buhay ng pasyente kaysa sa ating pong trabaho. Suwayin po natin mga maling utos na nagko-cover up sa mga kasamaan ng Dengvaxia. Gawin po natin ang trabaho natin. Sa tala, 103 na ang otopsiya na sa tulong ng tao na may kaugnayan sa Dengvaxia at umabot na rin sa 10,000 ang nadadala sa iba't ibang pagamutan.
Para sa Eagle News, Edna Mayores, I am one with 25.